sila magbibigay sa adjustment. I-adjust nila. So, what's up mga boss? Kumusta kayo? So, pupunta tayo ngayon ng Cephaline Marketing dito sa Coronadal. Sila yung nagsiservice sa mga tires. Paparotate natin yung gulong natin kasi kahapon habang naglilinis ako ng sasakyan, napansin ko magkaiba yung ano niya, yung thread niya sa kabila, sa inner at saka sa outer. Isa kasi sa mga importanteng bagay na dapat nating i-ano din, pantayan sa sasakyan natin is yung gulong. Kasi pag once yung gulong natin na nagka-problema, madi-delay tayo or worse, ma-aksidente tayo. So isang-isang bagay na dapat nating alagaan talaga is yung gulong. So ngayon, punta tayo doon ng Cephaline Marketing. Paparotate natin yung wheels. Tapos papa-align natin kasi napapansin ko medyo ano na eh. Yung dito sa ano, sa sasakyan medyo pag binitawan mo, lumiliko na siya. O, yan, pag binitawan ko ganun. Parang lumiliko siya. Napapanahon din kasi kahapon, may nabasa din akong post sa Facebook na mayroong isang sasakyan. I think somewhere in Surigao. Na aksidente kasi pumutok na yung gulong. Ngayon, pag-uusapan din natin dito kung ano yung mga bagay paano natin ma-prevent yung pagputok ng gulong. Kasi nga, pag nangyari sa inyo yan, delikado talaga. So, ayun, kailangan talagang i-maintain natin yung ating gulong. Shoutout pala siya sa ating subscriber, si Boss Nicole Campilan. Nakita kami kanina habang bumibili ako ng LPG. Nakita kami, tumapit si Boss sa akin, tapos binigyan ko din ng sticker. So boss, shoutout sa iyo. Ingat sa pagbibiyahe. Kasama niya ata wife niya or girlfriend niya. Shoutout din sa iyo, ma'am. So, ito KCC Mall. Ito yung mall namin dito sa Coronadal eh. Yung isa sa mga yung pinakamalaking mall pala dito sa Coronadal. Ayun, go na. Malapit na tayo sa Cephaline Marketing. Matawa ko kanina. Hindi ko napansin may tricycle pala sa kilid. So, kain siya ng usok. Since, bossing driver, pasensya na. Hindi ko po sinasadya. Hindi na kumukulit. So, ayun. Dito na tayo. Ito yung Cephaline Marketing. Problema, parang walang bakante. So, ito yun. Ito yung so kung makikita nyo yung ano natin, yung kain ng gulong natin, ito hindi pantay, sa kabila, para yung ano nya ito, hindi siya pantay. Tsaga natin sa likod. Ayun, makikita nyo, iba diba? Magkaiba. Ayan. So yung gagawin natin, itong sa likod, itong sa likod na tar, sililipat natin dun sa harap. Kanyang dalawa tinatanggal natin ang mga. Ha? Ang X siguro? X na. Oh. Lino? Ayun, natanggal na ni boss yung ating tires. Dito muna tayo. So, kailangan nito. Ito. Butang na dami. Salamat. Salamat sir. So yun, ito yung contact tracing card pala namin. Dito kasi sa amin sa South Cotabato, yung contact tracing card namin by na QR code. Yung mga infected ng COVID, mas madaling hanapin kasi nga, i-scan lang nila tong QR code sa computer. Malalabas na yung lugar kung saan ka pumunta. So, ganito kami dito sa South. QR code.
So meron tayong situation dito. Yung nut natin na ganito, mahirap na tanggalin. So parang pinilit siguro ni boss. Ayun, so baka wag sana, sana hindi na lost thread. Sige lang, tingnan natin mamaya. May mga extrang nut na naman ako dito sa bahay. Ang problema lang is baka ito nagka-problema yung thread sa loob. Baka may rapan tayo. Anyway, sige lang, tingnan natin mamaya. Say hi! Hi! Video mo ka, sir ba? Ayun, patay! Lost thread siya. Yan niya, confirm, lost thread. Na-lost thread yung ating isang nut. Oh no! Lost thread! So, sabi ni boss, papalitan lang daw natin to. Tatanggalin yung isa. Mas palitan natin. Malamit pa. Sige, sige, sige. Dun sa ano natin nasira, ito go straight. So bumili tayo ng replacement. Eto. So same lang naman sila. Yun, same sila. Ayun, let's do this rotation. So yun, na-rotate na yung ano natin. Ito siya, galing ito sa likod. Nakikita nyo, makapal na masyado yung ano niya. So, bago na yung tire natin sa harap. Ito naman yung ating, yung nasa harap kanina, di ba? So, ginawa ko, X siya X. So, etong tire natin sa likod, sa right side, nandun na sa front side, left side. So, ayun. So, ito naman yung parang cross, parang X yung ginawa natin. Basa. So ayun. So pag-uusapan natin dito yung importance ng tire rotation. Kasi pag hindi mo na-rotate yung tires, maunang mapupudpud yung sa harap. So yung pagpalit mo ng tires is by 2. So unless kung i-rotate mo siya, sabay-sabay silang mapupudpod. Sabay silang maninipis. So yun yung advantage ng tire rotation. And then after this, yung ano naman, yung ating wheel alignment. Kasi nga minsan habang nagde-drive tayo, kung mapapansin niyo sa mga sasakyan niyo, check niyo rin sa inyo pag binitawan niyo yung manubela, at saka yung daan is patag naman, straight naman siya. Lumiliko siya either sa left or sa right. So mas mabuti pa rin na ipa-align natin. Ginawa natin, pina-rotate natin siya, and then papa-align natin para ma-correct yun, para perfect na yung pag-ano niya, yung apak niya sa semento. So yun, check din natin minsan yung ating tire pressure. Kasi nga, yung mga na-aksidente, katulad nung nabanggit ko kanina, isa sa mga cause nun is hindi pantay yung, ano, yung tire pressure. Yung tire pressure natin, isa din sa malaking factor yun, safety sa maintenance ng ating mga sasakyan. So check nyo, nasa ano din naman, manufacturer's manual, kung ilang PSI yung dapat. Pagkatapos, regularly, every time magbiyahe kayo, ipapantay nyo, i-check yung tire pressure, baka meron, baka merong over-inflated, o baka meron ding under-inflated. So to be safe, check nyo, para iwas problema tayo sa biyahe. Isa din pala sa dahilan kung bakit pumuputok yung mga tires is init. Kasi sa init ng panahon ngayon. Kasi mapansin nyo, pag morning, yung pinagpakarga kayo ng example, ginawa nyo yung pressure ng gulong nyo is 25. Sa morning, nagiging 20 lang yun. Kasi malamig. Malamig yung hangin. Nagre-react kasi yung pressure natin sa lamig ng panahon. So kung mainit, nag-expand yung hangin. So mas yung pressure ng gulong natin is nag-increase. So ayun, din pa rin importance. Example, sinet mo siya ng 35. So pag umiinit yung panahon, mag-i-expand yun. Magiging 38, gano'n to 40. So, ayun. So ito na, nabalik na. Yung ating tires. So, na-rotate na natin ng mabuti yung ating tires. So ito yung tingga. Ito yung nilalagay dito. Ayun. Para ma-balance. So yun nga, nagpa-wheel balance tayo. Kasi
pag hindi ka nagpa-wheel balance, yung ano, yung alog ng sasakyan mo, especially, most especially pag nasa highway ka, maalog talaga yung ano, yung steering wheel, medyo mahirap siya sa high speed. Kaya hindi high speed, pag umabot ka lang ng kahit 100 kilometers per hour, above 100 yung takbo mo, magano talaga yun, parang manginginig yung manubela pag hindi ka nagpa-balance. So, importante talaga magpa-balance. So, ayun, binabalance nila yung ating wheels. Pagtapos ng mabalance, i-align naman natin ngayon. Kasi yung alignment, na-align siya para hindi siya kumabig pa kaliwa, hindi siya kumabig pa kanan. So, center lang talaga siya. At the same time, yung kain ng gulong natin is balance, stable. Nasa gitna mismo, hindi dun sa inner, hindi din sa outer. So, ayun. Oo. 0-0 na daw. Ito. Lawin ako. Kita na. Oo, kita na. Ayun. So, 0-0 na daw. Ibig sabihin, balance na yung wheels natin. Ano nga pwede mo yun? Sabihin mo, tawa? Bionic Man, auto vlog. Ha? Bionic Man. Bionic Man. Shout out para makita ako na. Hello. Oh, Ate Gese Palin. Shout out. Wala pa kumatako sa si Palin. Ito yung pinaka-pogi. Yun. So, tapos na yung ating wheel rotation, tapos na yung ating wheel balancing. So, ngayon, wheel alignment na lang. So, yun, ililipat na natin yung sasakyan para sa wheel alignment. Para ma-align na natin. Para maganda na ulit yung takbo. Back up, come on. So, dun tayo. So ito yung machine na gagamitin natin sa alignment. So mga hindi pa nakapagpa-align ng sasakyan nila, magpa-align kayo mga boss. It's very good, it's a very convenient way para yung pagmamaneho nyo is wabi lang. Wala kayong magiging problema. Kasi nga, tiring din kasi nagdadrive kayo. Tapos yung kinakabig kayo pa kanan o pa kaliwa. So yung tendency is pinipigilan nyo. So nakakapagod din sa kamay, nakakangalay. So napalain na kayo. Gagawin ito, ito siya yung mga nakalagay dyan. Ito pa. Nagsasend siya ng signal papunta dito sa computer. So yan na siya, ito na. Ito yung mga parang beacon niya. Yung camera. O, para make sure na balance siya. Ito yung machine. Susi. So yun, pagtapos nilang ma-check, ito yung current alignment ng sasakyan natin. Dito sila mag-base sa adjustment. I-adjust nila para at least maging perfect. 0-0 lahat. So, nilock nila yung steering wheel. At is fix yung position ng steering wheel natin gitnang gitna. Tapos meron pang brake para di mag kumalaw. Ayun. So, yung mga aparatos na ginawa nila. So, check natin doon sa computer. Habang si boss yung sa ilalim na-adjust yung mga dapat nating adjustin. Ayun. Habang nag-a-adjust si boss, nag-iba yung parameters dito. So sa mga hindi pa nakapagpa-align ng kanilang sasakyan, kung medyo matagal na kayong hindi nakapagpa-align, much better papa-align nyo para at least mas ano nyo, mas magiging komportable kayo sa pagmamaneho. Yeah. Meron tayong bagong subscriber. So okay na daw mga boss, pero subukan muna natin, baka meron pang konting problema, habang nandito pa maayos natin. So kasama natin si boss. Sama natin si Bossing. Ano ba lang, boss? Totong na, sir. Totong si boss, Totong. Ayun. So, kahit no hands pag-brake, walang kabig. So, okay. Okay na. So, okay na. So, ayun. Tapos na, mga boss. Very. So, bayad time. Babayad na tayo.
Okay na. Salamat. Ulit tayo sa... Ay, wala pa. Hey, kumusta? Okay, man. Problema. Okay ang kondisyon at katuman. Kita ko lang. Ayaw ang ating, ano, nanonood ng ating mga video sa YouTube. Okay na, okay na. Idol. Idol. Idol na, idol. So yun, tapos na tayo sa ating transaction today. So, ready na naman tayo sa panghabaang biyahe. Kasi yung ating sasakyan, naalay na siya. So, yung ano natin is hindi na masyadong nakakangalay kasi straight na yung ating steering wheel. Hindi na siya kumakabig pa kaliwa or pa kanan. So, isa pa is yung ating tires is na-rotate na rin. So, yung nasa harap, binilagay natin sa likod, pina-X natin. So, para at least, ano siya, yung pagpudpud niya is even talaga. So, sabay ta, pag nagpalit tayo ng gulong, so, pag numipis yung harap, yung likod, ninipis na rin. Kasi yung pag hindi tayo nagpa-rotate, manipis na yung harap, yung likod natin is hindi pa manipis. So, hindi sabay yung pagpudpud ng ating mga, ating gulong. So ayun. At saka yun din, importante din kasi yung tire maintenance. Hindi lang naman kasi dapat engine lang ang mini-maintain natin. Kailangan din nating i-maintain yung ating gulong. Kasi in the first place yun yung nagko-contact sa ground eh. Yun yung dahilan pa na umaandar tayo. So isa din yung sa priority dapat natin in terms of maintenance. Ayun, always ko lang remind sa inyo na always check your tire pressure. Kailangan hindi siya underinflated, hindi din siya overinflated. So, ayun. So, shoutout ulit sa ating mga subscriber na tumatangkilik sa ating mga videos. Sana may mga natutunan kayo. Sana nag-enjoy din kayo, na-entertain sa mga videos natin. So, as of the moment, meron tayong 4,000 subscribers na. So, thank you sa inyo mga boss sa pag-subscribe, sa panonood ng ating mga videos. So, habang nakikita natin na dumadami yung ating subscriber, mas ginaganahan tayo gumawa ng mga quality videos. So, hanggang dito na lang tayo. So, I hope nag-enjoy kayo. At yung mga hindi pa nakapag-maintenance ng kanilang mga gulong, so, gawin nyo na ngayon para at least safety kayo pagdating nyo, pag nagbabiyahe kayo. So, again, this is your friendly Kakrudo, Bionic Man, signing out!